Ryan, ano-anong mga bansa ang tumutuligsa dito sa pinakabagong tensyon sa West Philippine Sea? Aga nagpahayag ng pagkondena ang United States of America, Japan at European Union sa pinakabagong insidente ng pangharas ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa magkakahiwalay na pahayag, tinuligsa ng mga bansang kaalyado ng Pilipinas ang harassment ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na patungo sa Sabina o Espoda Shoal. Kahapon, ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, ang mapanganib, labag sa batas at agresibong aksyon ng China ay naglagay sa panganib sa buhay ng mga Pilipinong sakay ng VPAR vessel. Tiniyak rin ng U.S. official na mananatiling matataga ang suporta ng Amerika sa Pilipinas na tinawag nitong kaibigan. Sa pahayag naman ng envoy ng Japan, sinabi ni Ambassador to the Philippines Endo Kazuya na hindi katanggap-tanggap na pangyayari ang insidente ito sa Sabina Shoal. Aniya, hindi dapat itolerate ang anumang harassment at aksyon na nagpapataas ng tensyon at lumalabag sa freedom of navigation. Sinabi rin ng Japanese envoy na dapat mangibabaw ang pagsunod sa rules-based international order. Samantala, tinawag namang disturbing ni Ambassador Luke Verona ng European Union ang ginawa ng China. Nirerespetuhan niya ng EU ang pagsunod sa international law gaya ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Magugunita nga nitong linggo, August 25, ay kinuyog ng mga barko ng China ang nag-iisang barko ng VPAR na nagsasagawa ng resupply mission malapit sa Sabina o Espoda Shoal sa West Philippine Sea. Ilang beses binangga ang VPAR vessel at sunod-sunod na binugahan ng tubig. Nasira ang communication at navigational equipment ng barko at nagkaroon ng engine failure kaya hindi na natuloy ang humanitarian mission nito sa mga mangingisda. Samantala, muling iginiit ng Philippine Coast Guard na imahinasyon lamang ang batayan ng China sa pag-angkin sa Sabina o tinatawag nilang Zhan Din Jiao na malinaw na mga nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang tanging dahilan niya kaya gusto ng China na umalis ang pwersa ng Pilipinas sa Sabina Shoal ay ang pagsasagawa nila ng illegal na aktibidad roon na nakakasira sa kalikasan. Panawagan ng PCG sa China, itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon na nakasadsad na sa Sabina Shoal ang 97-meter vessel ng Philippine Coast Guard. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik tayo aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.